Round trip. Okay, mga ka-trip. Ito, papaliparin natin ang ating drone. Papunta dun sa nasunog na thrift store. Kung saan bumibili tayo ng ating mga items na binibenta online. So, sa mga hindi pa nakapanood ng ating vlog at napadaan sa video na to, tingnan nyo yung ating previous videos para malaman nyo kung ano yung tinutukoy ko. So, yun ang kita nyo yung screen ngayon, yung malaking bubong. Ayan yung warehouse ng thrift store. So, malaking area talaga siya. Kaya, pag pumasok kayo sa loob ng store na to, napakalaki. At maraming tao ang pumunta rito para mamili ng mga items sa murang presyo. So, 79 cents a pound lang sa thrift store na to. So, ito yung part na nasunog. So, yung part na yan, walang bubungan yan. So, outdoor yan. Maliban dun sa nakikita nyo yung maliit na space na kung saan may bubong. Yan lang yun. Pero, yung kabuuan ng area na yan ay outdoor. Pero, pwede kayo lumabas dyan pag may gusto kayong tingnan na items. So, ayan. Ayan yung aftermath nung sunog. So, nangyari to nung July 18. So, ito yung indoor ng warehouse. Ayan yung bubong. So, sa loob niyan, like I said, may mga paninda dyan kung saan yung mga tao namimili ng mga items. So, itong nasunog na to ay outdoor. So, buto na lang hindi nadamay itong buong warehouse ito. Pero ngayon, sarado sila dahil nagkakaroon ng investigation kung paano nagsimula yung apoy. At I think magkakaroon sila ng reconstruction sa area na to. So ngayon, sarado sila. Hindi natin alam kung kailan magbabalik yung kanilang operation. So maraming umaasa dito sa warehouse na to kasi nga mura saka maraming mapagbibili ang items. Kasi yung mga tao dito tulad ko ay pupunta rito para bumili ng mga items na ibibenta online. Okay mga ka-thrift, hanggang dito na lang yung ating video. Thank you for watching. At sa mga napadaan lang sa channel natin, sana i-subscribe niyo yung ating channel para lagi po kayong updated sa mga ating video sa ating pag-thrift store. So mga ka-thrift, lagi po tayo mag-iingat at God bless.